Hello. Tapos na makapatid mag-check ng ating dance. Okay, sige, mag-kulik muna tayo bago tayo mag-lesson. Wala po yung ating mga elders na mga head. Si Elder Albert ay nasa New Balances po. Siya po invited doon na speaker. Si El. Tayo po ay naka-live ngayon mga kapatid, kaya inanyahan ko lahat ay makipag-participate sa ating lesson. Tayo po ay may video sa ating bisita at ating main speaker. So okay na po ba mga kapatid? Okay na kayo? So bago tayo patuloy ay gusto kong i-welcome ang lahat no, sa ating lesson study. So inanyahan ko ang lahat na pumasok na at pagtulungan natin i-review ang ating lesson. Alam ko na kayo ay nakapagpasa na, kaya ngayon ay reviewin na lang natin. Yes. Yung ating pong magiging speaker mamaya ang siyang ating bigyan ng maraming time sa ating lesson. Bubuksan ko lang ito at kumbaga ako lang yung opening. Sino pong nakatala ng inyong lesson book mga kapatid? Ng ating libro, ng ating lesson, ito. Pakitaas nga po mga kapatid. Yung ating lesson. Ano po ang pamagat ng ating lesson sa nagdaang isang linggo na ngayon ay ating i-review? Karapat-dapat ang kordero. Worthy is the lamb. Sa English. Sino ang nakamemorize ng K-text bago tayo mag-open yung prayer? Revelation 5:5. O, anong sinabi doon? Kahit yung thoughts lang, Ate Mimi. Kasi parang ito yung agresibo ngayon eh. Sabi ng ating K-text mga kapatid, huwag kang umiyak. Sino umiyak kagabi? Sabi ng ating K-text mo ngayon, huwag kang umiyak. Tingnan mo ang leon sa lipin ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. So mamaya malalaman natin ba't siya umiyak, ba't siya sinabihan na huwag kang umiyak. So alam po ang encounter natin yan sa ating lesson. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, kayo po ba ready na sa ating lesson? Okay, tayo po muna ay manalangin. Kasi po ang panalangin at hiling natin ng Banal na Espiritu, siya magpapaliwanag sa atin. So napaka-importante po ng panalangin. So tayo po yung bukas sa ating panalangin. Dakila namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang kalukluhan ay nasa katastasan sa mga langit. Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, ay kami sama-samang magpuri at sasamba sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, sa aming pag-review ng lesson, kami po'y samahan ng Banal na Espiritu upang amin itong manawaan, Panginoon, sapagkat ito ay hindi namin manawaan sa iyong pansariling karunungan lamang. Kaya kami lumalapit sa inyong Panginoon, na may pakumbabaan, na kami gabayan, Panginoon, at kung ano man ang ibig sabihin nito at mga kalugan ay lubos namin manawaan. Limitin niyo po ang inyong mga lingkod na siyang tutulong upang manawaan ang bawat isa. At patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, asan ang bisita natin? Gusto ko sanang lasay lang per day, no? Pero gusto ko na lang ibigay. Gusto niyo po ba ibigay sa ating bisita? Oo, sa ating magiging speaker. Kasi ako, uburin ako eh. Tayo ay maki-engage na lang sa ating discussion. Napakaganda po na may interaction mga kapatid pagdating sa lesson. Kasi nga, sabi ay, study your Bible not for information lang, kundi for ano, transform mission. So useless na pagbasa natin ng Bible, hindi naman tayo na transform. Inform lang tayo ng inform. Oy, alam mo ba, ganito, ganito. Information lang yan, pero hindi ka naman na-transform. So parang wala rin. Okay. Sa Linggo, ang silid ng makalangit na trono. Sa Lunes ay ang makalangit na pagtitipon sa silid ng trono. Martes, ang tinatakang aklat. Merkules, karapat-dapat ang kordero. Huwebes, ang kabuluhan ng Pentecostes. At Bernes ay karagdagan.
Okay, mga kapatid, so ano po ang inyong pagkaunawa, mga kapatid, doon sa karapat-dapat ang kordero? Alam natin ang kordero si Jesus. Pero ngayon, bago natin i-review yung lesson, bakit kaya sinabi na karapat-dapat? Pumatay siya sa cross at pumasa siya sa qualification. Ngayon, mga kapatid, sige, unahin ko na itong linggo. Habang hinintay natin yung ating, mamuna sa lesson, ating bisita. Siya po yung invited ng ating elder, Albert Arellano. At siya po ay, alam ko, ay kabilang sa programa ng pag-aralan natin. Hindi ako nagkakamali, kaya mayroong camera na maaaring live ito. Hindi man live, ay record at ipi-play sa kanilang programa. Ngayon at mamayang divide. So, mga kapatid, sa silid ng makalangit na trono. Pisani, ano po yung makalangit na trono dito? Review na lang natin to kasi huwag na natin isa-isahin. Ano yung meron doon sa makalangit na trono sa chapter 4 ng Apokalipsis? Nabasa niyo po ba? Binasa ko to kagabi eh. Umabot hanggang chapter 14 ng Revelation. Parang gusto kong umiyak, isa parang ang gulo. No, sabi nga nung lecturer, ito'y parang umix. Kasi biruin mo yung anghel na may rainbow sa ulo, yung isa nakapatong sa tubig, yung isa nakapatong sa lupa, may dalang aklat, pinain ni Juan, mapait, pagdating sa tiyan, naging matamis. So, yun yung na-encounter ko na, pala, paano kaya ang meaning nito? Pero dito tayo sa focus ng Apokalipsis, chapter 4 at 5, no? Tama ba mga kapatid? 4 at 5? At ang mga nakikita nila lang dito ay meron ding simbolo at meron kaparehang naisulat na sa Ezekiel. Di ba? Kasi meron sinulat dito sa Ezekiel 1:26-28. So mga kapatid, ang simula nito ay ano nangyari sa verse 1 ng chapter 4 ng Genesis, Apokalipsis. Anong nangyari doon? Gusto kong basahin, no? Sa chapter, verse 1 ba yun? Okay, sinabi ito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumungin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng pakaka na nakipag-usap sa akin ay isang nagsabi, umakyat ka rito, ipakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. So, ibig sabihin, kisani, langit. Langit ba? Yung nabuksan ng pinto ng langit? Is langit yun. Tapos, in-invite si Juan na siya ay umakyat doon. So, ayun po mga kapatid. Ang trono ay sumisimbolo sa ano sinabi dyan? Sa paghahari at pamahalaang otoridad ng Diyos sa sanglilikha habang ang bahaghari sa ibabaw ng trono ay nangahulugan ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Di ba may nabanggit dyan na nayuli? Basahin pa ba natin mga kapatid? Hahapa kasi tayo pag binasa natin yung buong chapter 4. Pero sinabi dyan, yung bahaghari ay simusubulo sa katapatan ng Diyos. Bakit mga kapatid? Alam nyo na. Kasi nga, bakit binigay yung bahaghari ng Panginoon kay Noe? Reminder na hindi na maglunok, hindi na magbaha. So, yun ay inawa ng Diyos, tinupad. Ibig sabihin, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Meaning, ang rainbow dito kay Sunny ay simbolo daw ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. At ang trono ay simbolo ng paghari sa kapamanan. Yung authority ng Diyos na siya ay may karapatan na maghari. Ayon mga kapatid, ang chapter 4 o kapitulo 4, ang pagsamba ay pagpupuri sa malikhaing kapangyarihan ng Diyos. At ang kapitulo 5 o chapter 5 ay pagdiriwang ng katubusang ibigay ng pinaslang na kordero. So yung 4 at 5 pala mga kapatid, kung mapansin natin yung sa chapter 4, meron dyan yung sa verse 11. Chapter 4 verse 11 nakasulat dyan, sinabi, karapat-dapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaunatian at ng kapurihan at kapangyarihan sapagkat
Nilikha mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Sinumba sa chapter 4 ang ating Diyos dahil sa kanyang dakilang manlalang. So talagang meaning pala talaga mga kapatid ng ating pagsamba dito upang kilalanin natin Diyos na ating manlilikha at manlalang. Di ba yan naman yung nakalagay sa Exodus 20, 8 to 11? Kaya tayo nang ngayon ng araw sabat, sabat kinilala natin yung Diyos na may likha sa atin. Yan yung nakatala sa chapter 4. Sa chapter 5 naman is, andyan din yung nakasulat. 9 to 12 ata yun, ito. At ito ay tumutukoy sa pagdiriwang sa kapangyarihan ng gawa ng Diyos sa paglalang at sa pagtubos. Worthy na sambahin ang Panginoon dahil sa kanyang pagtubos sa atin. So yun yung pinaka dalawang bagay gusto rin na pinakamahalaga mga kapatid pala na ating malaman kung bakit tayo sumasamba sa ating Panginoon. Sumasamba tayo sapagkat siya ay karapat-dapat dahil dakila ang kanyang manlalang. Sumasamba tayo sa kanya dahil siya ay karapat-dapat na sambahin dahil sa kanyang dakilang pagligtas sa atin. Dahil sa kanyang pagtubos sa atin, no? Biruin na yan yung plan of salvation. Kung lumos natin yung maunawaan, sabi mong, wow! Praise the Lord! Yan yung rason na nasa atin dapat kung bakit tayo sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Ayun na yung linggo mga kapatid. Nabuod ko na. So, sa ating speaker, brother, kailangan ko tulong mo. Kagaya na sinabi mo kanina na tutulong ka na lang. So, akin na pong nabuksan. Pinahiwati ko na yung sa Sunday kung bakit mayroong na-record dyan na trono, na makalangit na trono. Mayroon dyan nabanggit na mga 24 elders. Saan ba? Sa Lunes ba yung napabilang? Oo, sa Lunes na yan, kaya hindi ko nagagalawin yan. Doon lang ako sa Sunday, pinokus natin yung worthy sambahin. Sapagkat siya ay dakilang manlilikha at saka yung dakilang pagliligtas na ginawa sa atin. Naway, lubos natin unawain yan para ang ating pagsamba ay magiging makabuluhan. So brother, bigay ko po sa iyo ang microphone para sa... Magandang umaga po. Hello, my test. Magandang umaga po. Maraming po. Ako'y masayang nakarating sa inyong church. Salamat po at napakaganda ng inyong church dito. Maliit pero maganda pa rin kasi mag-Adventist church, maganda yan. Kasi ang ating mga turo ay napakaganda po. Amen? So, salamat Brad sa pag-start ng lesson. Actually, ang ganda po ng ating lesson kasi para siyang graduation ceremony natin. Alam niyo po ba kung bakit si Jesus Christ nandun sa langit? Bakit nandun yung trono? Bakit nandun yung 24 elders? Nandun yung 4 creatures? Nandun yung heavenly throne? Kasi yun yung vision nakita po ni John the Revelator na si Jesus Christ. Bakit pag tinignan po natin yung Revelation 4, nakikita natin nandun yung throne, nandun yung candlesticks, nandun yung Father. Nasaan si Jesus Christ? Wala doon. Nandun yung 24 elders, nandun yung beast, yung apat na creatures. Tapos nandun yung mga angels. Bakit nasaan si Jesus Christ? Alam niyo ba kung bakit na wala siya doon? Tapos mamaya, darating si Jesus Christ. Tapos mamaya, magre-report si Jesus Christ doon sa Father. Tapos may scroll doon na hindi mabuksan ng kahit sa kanino. Ano pong ibig sabihin ng scroll? Ibig sabihin ng scroll, Brad, correct niyo ako kung mali ako ha, kasi estudyante rin tayo. Ang ibig sabihin ng scroll, yun yung kaligtasan natin. Kaya umiiyak si John the Revelator, bakit hindi mabuksan yung scroll? Nalungkot siya, pero sabi ng, may nagsabi sa kanya, alam niyo kung sino kausap ni John? Ang sabi sa Bible, angel. Hindi, actually, ang sabi dyan ay tinatanong niya, sir. Di ba sir ang sabi sa sir? Sabi niya, sabi nung kausap niya, anong ibig sabihin niyan? Sabi niya, sir, kaya ako nakakaalam. Meron konting confusion
pinag-aaralan pa ng church natin kung anong nangyari. Especially yung identity ng 24 elders. Minsan, di ba, naku-curious tayo, sino yung 24 elders na nakapaligid dun sa throne? Pero mamaya, ano ko muna yung broad view ng graduation ceremony natin, mga kapatid. So si Jesus Christ, pupunta dun. Sinusundan ko lang yung pagka-relate ni Pastor Stephen Bohr. Kilala niyo ba si Stephen Bohr? Galing na Adventist preacher. Tapos, mamaya, mawawala naman si Jesus Christ. Mamaya, babalik ulit si Jesus Christ, kasama na niya yung mga naligtas. Alam niyo kung bakit? Si Jesus Christ nang siya'y namatay, pumunta sa langit. Tapos, bumalik ulit siya. Tapos, pagka second coming, kasama niya na tayo, yung mga ligtas. So yun actually yung kwento ng salvation and redemption natin. Parang tayo yung nasa paaralan ng Sabbath school. Tapos ang graduation natin, actually pagbibili ka ng motor yung una mong bayad. Down payment, si Jesus Christ nung pinako siya sa cross, nung nabuhay siya, siya ay punta sa langit. Tapos, di ba may mga nabuhay? Yun yung mga down payment. Ibig sabihin, talagang gagana ang kaligtasan. Pero yung lahat ng bayad, lahat ng matutubos niya, pagbalik niya, yun yung kasama na tayo kung tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Di ba? So, mawawala ulit si Jesus Christ dun sa langit. Tapos mamaya, babalik ulit siya, ang dami niya ng kasama. Yung great multitude na kasama niya. Tayo na yun, mga kapatid. Kaya ako, naiyak ako nung naintindihan ko yung pagkakwento ni Pastor Stephen Bohr ng Revelation 4 and 5. Kasi, kasama pala tayo doon. Kaya mayroong ceremony ganun sa langit. Mayroong scroll dahil sa atin. At meron pa akong nakita dun sa kanyang pag-review ng Revelation 4 and 5. Merong quotation po si Ellen White na sinasabi. Alam niyo po kung bakit galit na galit si Satanas sa atin? Bakit galit na galit si Satanas sa ating mundo? Kasi ang sabi ni Ellen White, nung nilalang daw itong earth, special daw ito. Akala ko lahat ng nilalang ng Diyos magkakamukha. Kasi sabi ko, we were created in the image of God. Ibig sabihin, yung ibang nilalang, malamang in the image of God din sila. And pag nagkita-kita tayo, hindi siguro sila yung alien kasi hindi sila nagkasala. Baka tayo yung maliliit kasi marami tayong kasalanan. Si Adam and Eve, matatangkad yun. Sabi ko, baka tayo yung parang alien dun pag tayo nagkasama-sama. Pero, nabasa namin ni Ellen White, nung create daw itong tayo, yung humans, special daw ito, bagong version ng mga nilalang ng Diyos. Dahil sa great controversy, nagkasala si Satanas, kinick out siya sa langit. Dahil tayo daw, pagkatapos natin masubok dito sa earth, sa ating unang probationary time, tayo yung papalit dun sa mga nalaglag na anghel sa langit. Grabe! Kaya pala sabi rin sa Bible, tayo ay mag-ayos ng dito, kasi we will be judges of men and angels. So yung mga nalaglag na mga anghel sa langit, tayo daw yung papalit din, sabi ni Ellen White. Ibig sabihin, talagang kailangan nating maging maayos ang mag-iisip kasi yung position, tayo ang papalit dun. E paano yan? Wala nang mag-aasawa sa langit. Mag-asawa dito. Actually, sabi ni Stephen Bohr, kaya daw merong procreation para dumami. Pero sa langit, sabi ni Jesus Christ, na hindi na kailangan yun. So, tayo daw ang papalit doon kung tayo ay mapagkatiwalaan ng mga bagay-bagay ng Panginoon. Pero napakaganda mga kapatid, kasi we will become the servants of God. Gusto niyo bang maging, alam niyo sa Bible, pag narinig ko yung mga kwento, si Job, si Abraham, si David, yung mga servants ng Diyos. Pero sa langit siguro mas maganda kasi talagang makikita natin ang Diyos tapos maraming uutos sa atin. Kaya napakaganda po ng ating graduation, para sa akin itong lesson na to, it's like the graduation of the earth or the saved. Ang question na nakaka-interest dyan ay yung 24 elders. Kasi ang alam ko, na narinig ko lagi, yun daw yung mga nabuhay kasama si Jesus Christ.
yung bumunga, yung nag-resurrect si Jesus Christ, yun daw, ngayon may dalawang akong different na view. Yung isa, alam niya na, yung kasama, si ano kasi, nanood ako nung isa-isang araw sa Hope Channel, nakita ko yung si Amazing Fox, si yung assistant niya. Sino yung assistant ko niya? Nakalimutan ko, nandiyan na sa Manila nung isang-isang linggo, isa-isang buwan. Si ano, nakalimutan ko. Pero ang dalawa yung sinabi niya. Sabi niya, there are two views in the church. I will tell you both, and then I will tell you which one I like. So at least sinabi niya both. Ito kasi sa ating lesson, yung isa lang view ang sinabi. Actually, humahanap ako ng official statement sa Adventist Biblical Research na website. Kung sino yung 24 elders, wala akong makita. So ibig sabihin, yung mga naririnig natin sa ating mga teachers, mga theologians, ay possibly, pero meron si Stephen Bohr, nakita kay Ellen G. White. Kasi sabi po dyan, di ba? Ang sabi dyan, yung elder, kausap si John. Sabi niya, you know sir. Tapos yung elder. Pero pag binasa natin sa writings sa Ellen White, The Signs of the Times, nakalimutan ko yung date, 1887, ang kausap ni John the Revelator ay angel. Angel yung kausap. So, at saka pag tinignan natin sa Isaiah, ang sabi rin dun, si Jesus at saka yung kanyang mga elders, sa ibang version, ancient. Kung nasa Isaiah na yung elders, nasaan, eh, di ba Isaiah before yun ng ano, ni Jesus Christ? Before yun ng resurrection. Ibig sabihin nandun na yung elders. Before pa, bumaba si Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi pwedeng ibang mga elder yun. Sabi naman ng kaibigan ko, eh, bakit sinabi ni John the Revelator, elder? Sabi ko, matanda din naman yung mga angel eh. Pero mas matanda pa yun sa atin. So, actually, yun ang pinakamalakas na quotation kay Ellen White. Lahat ng nire-relate ni Ellen White yung kwento, yung sir, yung sinong nakakaalam, kayo ang nakakaalam. Imbis na elder ang ilagay ni Ellen White ay angel. Ang tanong, ang isa pang posisyon ni Stephen Bohr, bakit? Kasi nung ba si Jove, nag-meeting yung mga elder ng lahat ng mga earth, ng mga worlds. Si Satanas yung representative kasi na-overcome ni Satanas si Adam. Pero si Adam dapat yun. Bakit angel yung representative ng ibang ano? Si Adam lang ang tao. Kasi daw, special daw yung earth. Kasi tayo daw yung... Si Adam dapat, pagkatapos ng earth's probation, magiging si Adam at saka tayong maliligtas, magiging tayong angel nakapalit nila Lucifer, ni Satanas at yung kanyang mga nalaglag na angel. Kaya pala, dito pumunta si Satanas sa earth and earth. Kasi ito ba yung mga papalit sa amin? Babanata ko sila. Kaya galit na galit siya sa atin. Kasi itong mga to, wala itong mga alam. Tutoksuhin ko sila, papatunayan kung hindi sila papalit sa amin dun sa heaven. Ang ganda ng kwento ng Revelation 4 and 5. So yun po yung ano, yun yung summary na intindihan ko sa Revelation 4. Pero ang title actually ay Worthy is the Lamb. Itong lesson natin ay hindi tungkol sa elders, hindi tungkol sa beasts, na powerful four na mga beasts, hindi tungkol sa mga angel, kundi tungkol kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang nasa center nitong graduation ceremony. Dalawang beses siya pumasok dun. Noong una, nag-report siya, tapos mamaya nawala siya. Mamaya, pag tinasan niyo pa yung karagdagan dyan sa kwento, babalik ulit siya, kasama niya na yung napakaraming tao. At yun na mas malaking, actually, pag tinignan natin yan, parang malaking piyesta yan sa langit. Kasi pinakita kay John the Revelator yung 4. Si 4, napakalaking piyesta. Kasi nandyan yung Holy Spirit, nandyan yung God the Father, yung parang full attendance yan. Yung elders, mga representative ng... Sa alam niyo sa AUP, pag-graduation, nandyan yung parents, nandyan yung board of trustees, nandyan lang lahat ng may kinalaman sa AUP. Pero, unang ano pa lang yun, parang unang graduation. Kasi wala pa yung graduates, tayo. Yung pangalawa, kung bonggang-bongga yung una na event, yung pangalawang event, mas bongga. Kasi nandun na lahat ng mga naligtas na mayroong absent dun. Alam niyo kung sino absent? Alam niyo kung sino absent sa graduation? Si Satanas.
Nasaan siya? Andito, nakakulong. 1,000 years nakakulong. Kasi bawal siya umatin doon. At saka masasaktan lang siya doon. Dito siya, lulukuhin niya yung mga kasama niya dito. Sabi niya, ah, alam niyo, ako bumuhay sa inyo. O ganun-ganun, di ba? Nakasulat sa Great Controversy. So yun po ang aking naintindihan. Si Jesus Christ talaga, worthy is the Lamb. Yung scroll dyan na naka... Nagtataka rin ako mga kapatid. Scroll minsan ang sinasabi, minsan book. Sino? Na-curious na ako. Sino ang naka-invento ng scroll? Yung mga nagsulat ba sa Bible? O yung nakaka-discovery ng ano yung papyrus scroll? Kasi nung una wala pa, bato, di ba? Bato sinasulat. Tapos nung pinaglagay-lagay nila yung mga dahon na pinatuyo, sinusulat na nila sa scroll. Bakit may scroll sa langit? Ako ay scientist, computer science. Sabi ko, sino naka-invento ng scroll? Yung mga tao ba sa Bible o yung tao sa yung mga angel sa langit? Kasi ganyan din ang tanong ko sa harp. Sabi ko, ito wala na sa lesson, kaya lang. Naku-curious na ako sa mga bagay-bagay na nandyan. Bakit may harp dito? Pero alam natin sa Genesis, meron very talented dyan na nag-invento ng maraming instruments. Kasama na yung harp, yung mga trumpet. Bakit? Ano? Sinong naka-invento ng harp? Yung mga angel pa sa langit? Kasi may harp, may trumpet din dun. O yung mga tao sa lupa. Baka nagkopya lang yung angel sa ano. Pero nung pinag-aaralan po namin yung lesson, na-realize ko, ibig sabihin, naintindihan ko, ibig sabihin, lahat ng iniimbento natin dito sa lupa, ay actually, sino nagturo kay Adam and Eve na mag-alaga ng bata? Si inimbento ba nila? Siyempre, tinuturo yun, di ba, ng Jesus Christ. Meron tayong tinatawag na intuition. Sinong nagturo dun sa manok na magkaskas? Sino nagturo sa pusa na pagtutumi siya? Ila, kakatutun niya yung instinct. Yung mga ganyan po pala, sa aking isip, ayan ay galing sa langit. Galing sa langit. Kasi, and He shall teach us all things. Diba, sabi sa the Holy Spirit, will teach us all things. Paano nalaman yung nag-resurrect ng mga elders, na mga, ano tawag din sa mga nag-resurrect? Enter, matanda naman sila. Yung mga nag-resurrect kasama kay Jesus Christ, paano nalaman ng New Testament writers na sila yung mga namatay noon? Kilala ba nila? Na wala pa naman Facebook noon. Hindi makikita yung picture ni, di ba? Nung makita nung disciples si John, sino yung tatlong disciples, nakita niya si Jesus Christ at saka si Moses ba yun at saka si Elijah, nakita nila. Mount. Nagbe-pray si Jesus Christ. Paano nila nalaman na si Moses at si Elijah yun? Wala namang Facebook nun. Siguro, pinapaalam na lang ng Holy Spirit sa kanila. Kaya, na-realize ko, bilang computer science, na lahat ng nai-invento dito sa mundo ay actually galing sa Diyos. Binibigay lang sa atin yung mabubuting invention, ha? Kasi may mga nag-invento rin ng mga nakakamatay. Oo. So, ibig sabihin po, lahat, hindi tayo pwede mag-take credit kahit na ako ang maka-invento ng ganito. Actually, inalaw lang ng Holy Spirit na ako yung mauna. Pero actually, lahat ng katunayan, lahat ng magagandang mga bagay ay galing sa Diyos. Yan. Kaya pag marunong kayo mag-gitara, yan ang gift ng Holy Spirit. Di po ba? Gifts of the Spirit. Oh, napapalayo na ang ating lesson mga kapatid. Pero balik tayo sa worthy is the Lamb. Si Jesus Christ nang ang pwedeng magbukas nung kwento ng kaligtasan. Ang ganda kwento ng kaligtasan. Nandun lahat yung masasama natin ginawa. Pero nandun yung kapatawaran. Ang mahalaga dun yung kapatawaran kasi lahat naman tayo nagkasala. Kaya lang dahil kay Jesus Christ, siya lang ang worthy. So, kaya sabi dito sa memory text, do not weep, behold the Lion of the tribe of Judah, the Root of David. Bakit ganun? Root of David. Pero sabi nila, may isa pang issue dito. Bakit Root of David? Ano yung sabihin ng Root of David? Siguro yung ninuno ni David. Pero sabi rin sa Bible, the Son of David. Oh, galing ni Jesus Christ, no?
Siya yung ninuno ni David. Siya rin yung anak ni David. So parang naging anak yung ninuno. Ah, si Jesus Christ na ang pwede niyan. Ibig sabihin, siya ay katulad natin ng mga tao. And has prevailed to open the scroll and to loose its seven seals. Kaya si Satanas gusto niyang patayin si Jesus Christ kung siya'y ipapanganak. Kasi ayaw niyang mabuksan yung scroll. Kung nagkasala si Jesus Christ, walang mag-open ng scroll. Walang magkarparan. Hindi tayo makagraduate. Kaya lang tayo nakagraduate dahil si Jesus Christ ay binigyan tayo ng greed na hindi natin deserve. Okay, naubusan na po ako ng sasabihin. Yun lang ang aking naintindihan. Sino po bang may karagdagan? Ano po ang nakalagay sa scroll? Ano ang nakasulat doon sa scroll? Ako po ito sa nangyayari. Kasi curious kami dyan eh. Dahil curious si John the Revelator sa scroll. Curious din tayo ano nakasulat sa scroll. Alam ko yun yung kaligtasan natin, pero yung detalye, hindi ko alam. Makaalam niyo po. Ang alam ko po sa nabasa ko yung scroll is series siya ng events na nangyari sa history ng Earth, ng humankind. Kung mapapansin niyo po, yung first seal, yun yung unang scroll. So pag inopen yun, may corresponding events yun, which is nangyari na siya in history way, way back. So, sunod-sunod din siya, and then the second scroll, kasi nabasa ko yun, yung second seal, basta isa-isa siya, history po siya ng events. Kaya malalaman natin kung asa na po ba tayo sa panahon ngayon. Kasi dun sa seventh seal, pag inopen na yun, nandun na po yung lahat ng mangyayari, di ba yung sa seventh seal, talaga nagbasa ako na, kasi syempre kailangan ko. Basta yung, yun yung series of events na lang. Kasi masyado siyang broad kasi siya ang lawak niya eh. Kasi may sarili siyang topic sa next Sabbath, andun yung pitong seal. So mas doon na lang natin siya pag-aralan kung ano ba yung bawat seal na yun. Which is, meron tayo next Sabbath na fellowship, ang mag-take charge po yun, mga youth. Sila po ang magbibigay sa atin ng explanation about seven seal. So doon na lang po siguro. Ayan po, nakita ko na yung laman ng scroll. Nandito sa Tuesday, January 22. Sinong nakakita? Pinaalam kay Ellen White. Si Ellen White talaga, naniwala ako, prophet. Kasi ang dami niyang insight na hindi natin maintindihan normally pag binasa lang natin yung Bible. Pero actually, pag binasa natin lahat, diretso na tayo dito. In the words of Ellen G. White, the sealed scroll contains the history of God's providences. Nako! Nung wala akong pera, nanalangin ako, biglang dumating ang pera, nandun sa scroll. Ang daming laman ng scroll, lahat ng blessings ng Panginoon, nandun sa scroll. Kung tayo makakalimutin, nalimutan natin ang kabaitan ng Diyos, nandun sa scroll nakalista ang providences ng ating Panginoon. Number two, the prophetic history of nations and the church. Nako, simula kay Adam hanggang ngayon, ng mga nation, ng mga history ng countries, at saka ng church, nandun sa scroll. Palagay ko napakahalaki ng scroll. Napakaraming laman. Pero baka yung scroll ay word lang na ginagamit nila para maintindihan ng mga tao sa earth. Naisip ko palagay ko computer yun eh. Wala lang may password. Si Jesus Christ may password. Kasi may seal. Alam niyo yung seal? Yung seal yung bawal magbukas. Kaya nga may seal. So walang password. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang sa mga password ng computer ng ano. Yeah? Okay, ano pa po ang laman? Marami na tayong na-imagine. The prophetic, herein was contained the divine utterances. Lahat ng Ten Commandments, yung lahat ng sinasabi ng Diyos sa mga propeta, nandyan. His authority, His commandments, His laws, the whole symbolic counsel of the eternal. Ang maraming yun ah. And, siguro prophecy yun, symbolic council kasi. And the history of all ruling powers in the nations. Ay, napakarami pong laman ng scroll. History ng lahat ng politicians nandun. At kung paano ng Diyos ina-allow at minsan ina-arangan na mag-sandelo, okay.
In symbolic language was contained in the roll the influence of every nation, tongue, and people from the beginning of Earth's history to its close. Ayun po, napakaganda ng laman ng scroll. Okay, maraming salamat po, kapatid na Winfred. Actually, yung seven seal na yung mga kapatid, next Sabbath natin matalakay. Napaka-interesting po yan kasi yan yung mga kabayo na o natatak yung kabayo na may sakay na may pana, yung isang kabayo na maputla, na may sakay na kamatayan. Mga horse, una apat na horse, sunod hindi na horse, kasi pito yan. So, din natin yung glory kasi siyempre next Sabbath pa yan para exciting. So, ganyan po ka-exciting mga kapatid. At alam natin na kanya, may kanyang-kanyang kahulugan yan. Kasaysayan. Sabi nga kasaysayan ng simbahan. Kasi napanood ko na yan eh, explain niya mga kabayo is stand for church yan. Yung may timbangan na di pantay is church na di pantay ang mga doktrina. Parang ganun. Pero anyway, yan ay para mabuksan, para magkaroon tayo ng interest na basahin yung ating leksyon. Para mas lalo tayong mabuhay sa ating pananampalataya. Kasi ano ang sabi ng Revelation 1 verse 3? Oh, alam natin mapalad yung taong bumabasa. No? Nangungula at natumutupad yung mga bagay na nakasulat doon. Kasi malapit na ang araw pag-ukom. So, ngayon mga kapatid, yung ating lesson ay patapos. Sino pong may tanong? Magtaas po ng kamay at tatanungin ko kayo kung tanong ba yan o karagdagan. Ah, sis Bilne. Karagdagan? Supportahan ko lang po yung ano yung ating pong bisita kasi kung babansa rin natin si John ay binigyan di ba ng vision ng Panginoon na ipakita sa kanya kung ano yung nilalaman ng kalangitan o kung ano yung nasa silid ng trono, di ba po, para ma-reveal sa atin, kaya nagkaroon ng revelation para i-reveal sa atin kung ano yung mga nandoon sa langit na hindi alam ng mga tao at ibigay sa atin kung ano yung mga nandoon. So yung aking pong dagdag ay yung napaka-organized ng ginawa ng Panginoon kung ating babasahin talagang kung nanamnamin natin mga kapatid. Ako nga po ay nakapaiyak sa sobrang ganda ng ating pong lesson at kung gaano kaganda ng langit. Na yung ating, yung trono ng Panginoon ay napaka-organized. Bakit sinabi organized? Napaka- ano, kung sa ating barangay merong ano diyan, may kapitan, 'di ba? May mga counselor, 'di ba? May mga advisor. Ganun sa langit, napakaano, sabi dito ay tungkol kung sino ang may karapatang maghari, ang layunin ng makalangit na konsilyo ng kita ni Juan na nagkatipon sa makalangit na silid na trono upang patibayin ang karapatan ng Diyos na mamahala sa buong sansinukob. 'Di ba po, parang nandoon yung 24 elders na kaagapay ng Panginoon sa pag-judge sa atin. Siya yung kaagapay ng Panginoon para sa katuparan ng mga plano ng Panginoon kung anong mangyayari. So, noong nakarang taon ko po kasi narinig yan yung 24 elders, pero meron po akong references na tatlo maliban kay Stephen Bohr. Tatlo sila na hindi sila aaway-away sa isang lesson tungkol sa 24 elders. Bagamat mahirap siyang pag-aralan, hindi pa tarok nating kaisipan, pero siguro yung ating pong GC ay patuloy siguro na pinag-aaralan kung ano talagang malalim na dahilan kung bakit nagkaroon ng 24 elders. Pero tayo mga kapatid, encourage ko lang sa atin, sa bawat isa sa atin, mag-aral po tayo ng ating pong banal na salita ng Panginoon. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng karunungan pa, dagdag kaalaman para titingnan natin kung ano pa yung mga pangyayari sa huling araw. Tulad ng scroll, di ba? Di natin alam kung ano scroll. Scroll, ayun ba yung bubong Latin? O yung kasi sa Tagalog is balumbon. Di natin alam kung yun ba yung scroll na nakaano sa isang pader na bubuksan na walang makapagbubukas kundi si Jesus Christ lamang. Na makikita natin siguro doon na kung ano yung mga pangyayari na nangyari sa bago nila lang ang langit at lupa. Di ba mga ganon? So kapag hindi natin napag-aralan yung mga ganon, siguro tayo ay pinakakawawa sa bandang huli na tayo ay attend sa church. Pauli, pamungko, pamati, pa ganon. Nawala tayong nalalaman sa ating pagsimba sa Sabado, nawala tayong nalalaman kahit isa man lang mga kapatid sana may matutunan tayo. So yun lang yung aking dagdag at encouragement sa atin. Okay, maraming salamat po. So,
ating oras ay napakabilis, no? Siguro may ilagdag pa po kayo. Gusto ko lang po ma-emphasize itong role ng Holy Spirit bilang application na rin kung anong gagawin natin dito. Kasi nakita yung program, ang tanong, anong gagawin natin before ng program? Ano yung ating school? Ano yung ating assignment? So pag tinignan natin itong Thursday, the significance of Pentecost, ang gagawin pala natin, tayo mag-fasting, mag-prayer, at manalangin tayo ng assignment sa ating Panginoon. Ito ang pinakamaganda kong tip na i-share sa inyo. Pag-gising nyo sa umaga, manalangin tayo kung ano gagawin natin. Bibigyan tayo ng Holy Spirit ng assignment. At pag nagawa natin, sinunod natin yung Holy Spirit, napakaganda ng mga resulta. Yun lang po. Okay, sino po pong may karagdagan ng mga kapatid? Bago ako mag-additional din at i-apila na natin o conclusion. Wala na? Timel, mayroon po kayong additional? Okay. So, ang title natin is Karapat-Dapat ang Kordero. Ngayong lesson. So, yun natin basihan mga kapatid. No? Doon na tayo mag-focus muna ngayon. Kung bakit karapat-dapat yung kordero doon sa chapter 4 at 5. Doon po ay nalaman natin na sa kanilang dakilang manlilikha at dakilang plano ng kaligtasan ay karapat-dapat siya na magbukas ng scroll. Kaya napayak si John. At gusto ko lang idagdag din itong nakita niya sa 5 verse 6. Yung kordero, di ba, nawari pinatay, sinabi dyan. Na ito may pitong mata at pitong sungay. So ito ay karagdagan ko din mga kapatid, bago ko ay close. Kasi ang lesson natin ay nandito rin, kaya gusto kong basahin ito. Ang sabi dito mga kapatid na ang mata, as symbol niyan, meaning niyan is yung eyesight o yung spiritual eyesight. Yung vision, wisdom. So, the Holy Spirit, the ability to see the future and also knowledge. Seeing means perfect, complete, or all. This lamp has all wisdom, knowledge, and ability to know the future. Yun po si Jesus. At yung pitong horn naman, o sungay, he has also seven horns. Again, seven means perfect, complete, and horns stand for power, rulership, a king. Yun daw ang meaning ng Corona. Yung sungay. So lahat ng mga beast na may sungay, yun ay meaning ay power, rulership, at king. So, Jesus, the slain Lamb of God, has all power in heaven and earth. So kaya nga sinabi ng mga 24 elders, karapat-dapat na ikaw ay sambahin. This is unique, a wonderful Lamb. If we, the way humans think, we're going to show a mighty power, we would show a roaring lion or something savage and fierce, but God shows us the one who has all power in heaven and earth, the slain Lamb of God. Kaya worthy is the Lamb. Kaya ngayon mga kapatid, ina-appel ako sa kayo. Ibubuhay ko muna yung revelation. Nabasa ko kagabi kasi talagang naiyak ako. Palala niyo si Daniel, siya ay lumagpak sa sahig nung di niya maintindihan kung ano ang meaning ng vision. Ganun din si John, di ba? Lumagpak din siya sa sahig. Ang sinabi ng book dito mga kapatid, ganun yung mga humble na tao. Kasi hindi nila maintindihan. Sila yung tayong makasalanan, sila yung lumagpak. Kailangan nila ang Holy Spirit at ang Panginoon. Ngayon kaya in-encourage ko, in-appel lang kayo na once basahin natin to, ay kailangan natin yung matinding pakumbawaan at hingin natin yung gabay ng Banal Espiritu para ating lubos na manawaan. So in-encourage ko na basahin natin yung Revelation kasi dyan nakapokus yung ating lesson. At magbasa din tayo ng lesson natin mga kapatid kasi kawawa po tayo kung di natin alam yung prophecy na ito. Takot kayong basahin. Sino takot magbasa ng Revelation? Kasi yung katapaha ko, sabi niya, takot ako magbasa ng Revelation. Sabi ko, ay dapat lang. Ako takot nga minsan. Kasi napaka-symbolical. So, anyway, yun ay encouragement lang. So, ngayon ay naunawaan natin kung bakit talaga karapat-dapat ay yung Cordero, si Jesus Christ, na sambahin. Kasi nga sa dalawang rason na binigay na ating lesson, sa dakilang paglalang, at yung kaligtasan na binigay sa atin. Sa chapter 6 ng Revelation at sa patuloy, ayan na yung asahan natin na ating mapag-aralan. The Seven Seal. Bilang encouragement na rin next week na ating mag-aral, basahin natin yung chapter 6. Diyan po natin ma-encounter yung mga kabayo na. Yung Seven Seal. Ano ang meaning yan? Yan ay kasaysayan. So pagpalain tayong lahat mga kapatid, naway marami tayong natutunan at nagkaroon tayo ngayon
ng mainit na pananampalataya at encouragement na magbasa ng ating Daniel and Revelation book at lalo na ng ating Biblia sa tulong ng Banal na Espiritu at ng Panginoon. So yun lang po at ibalik natin sa ating superintendent ang microphone.